Magandang-magandang lalaki po muli sa inyong lahat, mga kabiknok. Ngayon, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Biknok. So ngayon, ang ating recipe ngayon ay lechon ulit. Ang paborito nyong lechon manok. Okay? Okay? So ngayon, ano ang ating mga sangkap sa panibagong recipe na to? Gagawa tayo ng lechon manok na Bicol Express flavor. Oh, sa ngayon nakarinig ng gano'n na saan po kayo nakarinig na Bicol Express na lechon manok? Okay? So ngayon, dito lang sa vlog o channel ni Biknok. Okay? Vlog, no? Vlog na ba ang tawag doon? Okay? Kahit anong pantawag yan, basta andito ako sa inyo, maglilingkod ng buong puso. Okay? So ngayon, tatawagin ulit natin si Kuya Mike Enriquet para ipaliwanag o sabihin kung saan ba nag-originate ang Bicol Express na tinatawag. Okay? Okay, Kuya Mike Enriquet, pasok! Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ay naku, andito na naman kami ni Bicno. Okay? So ngayon, tinatanong niya ako kung saan galing ang Bicol Express. O, saan ba nag-originate ang Bicol Express? Magandang gabi po pala sa inyo mga kabiknok. Sama po kayo naroon nalupalop ng mundo o universe. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, si Mike Enriquet. Okay? So, ito po, according to Wikipedia, Bicol Express, the dish was termed by Laguna resident Silly Calaw during a cooking competition in the 1970s in Makati, Manila. The name of the dish was inspired by the Bicol Express Railway train, Philippine National Railways, that operated from Tolovan, Manila to Legazpi, Albay, regional center of the Bicol region. Okay, place of origin, Philippines. Alternatives, names, Sinilihan. Okay, main ingredients, long chilies, coconut milk, shrimp, fish or stockfish, onion, pork. Yun lang po. Kumbaga, ang shrimp ay isang pangunahin. Kumbaga, yung fish, shrimp. Ang hinakot talaga sa English, mga kabiknok. Pasensya na po kayo, ha? So ngayon, si Biknok na magpapaliwanag dito. Kasi ako, sinabi ko na sa inyo sa English, si Biknok na ang magpapaliwanag ng Tagalog kung saan magaling niya na Bicol Express na yan. Okay? Ang alam ko lang, galing niya sa Bicol. Ito pala eh, hindi pala galing eh. Galing palang Laguna. Ito po ang inyong lingkod, si Mike Enriquet. Hanggang hindi nyo natitikman si Biknok. Hanggang hindi nyo natitikman, tatandaan nyo yan. Kung sino man sa inyo hindi nakakatikim pa kay Biknok, tikiman nyo na. Dahil kung hindi namin kayo tatantanan. Ito po ang inyong lingkod, si Mike Enriquet, nag-uulat 24 oras dahil ang balita ay hindi natutulog, pero ang tagapagbalita ay natutulog. Okay, Biknok, pasok! Ito po tayo. Okay, maraming salamat po Kuya Mike Enriquet sa inyong pagpapaliwanag sa English about sa Bicol Express. Okay, kung saan ba galing. So, ayon dito, ang Bicol Express ay galing pala sa ay ang pinagsimulan pala nito ay galing sa Laguna, isang residensya ng Laguna. O di nabanggit rito kung saan ba sa Laguna. 1970 pa. Kumbaga nagkaroon ng cooking competition sa Silly Calaw. Oh, si Silly Calaw pala yung naka-imbento ng Bicol Express. Hindi naman talaga mga Bicolana o kaya Bicolana, kundi isang taga Laguna na ang pangalan niya ay si Silly Calaw. Okay? Noong 1970s na nagkaroon ng cooking competition. Pinangalan niya ito galing sa Bicol Express Railway. Kaya tinawag niya ang Bicol Express. Baga marami ng version kasi na iba-ibang klase ng Bicol Express. Okay? May gata, may walang gata. So ngayon, anong gagawin po natin? Dahil gagamitin natin para sa lechon manok natin ang Bicol Express. Okay? Lulutuin natin to na walang gata. Bakit? Para hindi kagad mapanis. Okay? Nagkaganin na po tayo. So ngayon, ano po ang una nating pangunahing sangkap natin? Natural. Itong shrimp. Okay? Yung maliliit po itong hipon. Ha? Na parang binoro na. Nilagyan ng asin. Okay? Naugasan ko na po yan. Ano pa?
yung baboy, okay, na-chop ko na po yan, yung mga 1/4 po to, 1/4 na baboy. Ano pa? Next, sibuyas. And bawang. Oh, mayaman ako. Ha? Mayaman, maraming sibuyas. Okay, dahil sa wala tayong sili, okay, na sariwa ang gagamitin muna natin para makamura. Dahil nakalimutan ng misis ko kanina na bumili. So, ang gagamitin natin ay chili powder. Okay? Alternative natin ngayon. Okay? Pares din naman ang lasa niyan eh. Kumbaga, maanghang pa rin naman. So, ngayon, sabi ko nga, itong sahog na to, itong Bicol Express na ito, gagamitin natin itong panimpla para sa ating lechon manok Bicol Express flavor. Okay? Okay? Of course, oil, mantika, and dato puti, ang dato na may asim. Okay? Okay, pagluto na tayo, simulan na natin. Baka mapaba pa itong video. Simulan natin, paano ba itong gamitin? Oh, hindi ko alam itong gamitin eh. Pang mayaman lang kasi ito eh. Una natin, nauna, doon tayo sa fry. Okay, saan ba yun? Doon tayo sa... ba yun? Mali. Function. Yun. So, fry tayo kasi paparay muna natin yung mga sangkap. Okay? Mantika, of course, yung tama lang. Yan, umuusok-usok, mga kabiknok. Okay? Umuusok. O, pinaan natin. Lagay natin sa water. Water ba? Di sa milk lang muna. Kasi masyadong mainit. Okay? Mainit siya. Okay, kailangan. Ang una natin gawin. Ang una natin ilagay, of course, yung sibuyas. Kasi ito ang hindi kaagad ma... kumbaga matututong. Okay? Unay natin yung ganong sangkap. So ngayon, hindi tayo magagamit ng gata. Kasi sabi ko nga po, ang... itong Bicol Express na itong gagamitin natin ay gagamitin natin para panimpla doon sa lechon manok. Okay? Okay? Gisa-gisa. Sumayaw. Abang nagluluto. Dahil kailangan natin yan. Kaya masaya. Kahit pagod na. Okay? Woo! Hindi pala pwedeng ganun. Hindi pala pwedeng ganun din. Okay, next. Yan, pakuloy muna natin. Pakuloyin. Of course, yung marami kasing marami akong ginawang ganyan. Ano yan? Ginawang tawag doon? Bawang, kasi mas masarap yung mas maraming bawang. Meron pa sana akong isang sangkap pa dito na kasama eh. Yung pineapple chunk, okay? Kaso nga, nakalimutan ang asawa ko, okay? Buti na lang yung pangalan ko, hindi nakalimutan. Kasi, kung kakalimutan, ayan, ako. Magka-kunyan na lang kami, di-divorce ko kagad siya. Biro lang po. Okay? Loto-loto tayo. Gagaling ko lang po sa trabaho eh. Mahirap mag-sit up. Yan, nako. Nakalimutan pala ako. Cut! Walang ilaw. Iyan, ilaw na tayo. Okay? Sinsya na, kanina nakalimutan. Ilang ulit ako nag-tick nung kanina. Nako, sabi ko may ilaw na salamat kasi bumili ako ng ilaw para talaga kung ba makikita nyo na yung aking kapugian. Kaso nakalimutan ko. Ang tanga ko! Sabi nga ni Atty. Gaton, Bumbo! Ang bumbo ko! Nakalimutan ko yung ilaw! Okay? So ngayon, i-adjust natin yung function niya. Lalagay natin sa fry. Iwan ko ba? Ano function ito? Yun. 220 na ito ah. Dali na itong maluto. Hop, yan, water lang.
So, mag-ilang ba? 1,200. Ano maganda rito? Yan, rice lang pala. Para tamang-tama lang, baka kasi matutong. Okay, haluin. Hanggang siya ay mag-brown. Nabanggit ko nga kanina po, kailangan may meron siya na itong pineapple para lalo siyang masarap. Kaso nga, nangyari, nakalimutan ng misis. So ngayon, ito na muna ang gagawin natin. Okay? Sunod. Sunod natin itong karne. Baboy. Yan. Ang bango! Ang bango-bango! Okay. Iyan natin siyang maluto. Halu-haluin lang, yan. Pwede natin lakasan ng apoy. Gawin natin na. Yeah, pwede na yan. Itandar para tamang-tama lang talaga. Pwede naman i-adjust natin maya-maya. Okay? So ngayon lang kayo makakatikim ng isang lechon manok na Bicol Express flavor. Okay? Titingnan natin kung anong lasa nito. Okay? Yan, haluin po ng maayos. Yan. Para lang po pala, ito po pala, nabili ito ng asawa ko sa palengke. Kumbaga sariwa to. May dalawang klase din na, kumbaga, shrimp na yung baga alamang na nabibili sa palengke. Isa yung may kulay. O, sa akin naman, ina-advise ko po, sinasuggest ko sa inyo, na mas maganda gamitin yung walang kulay. Kasi yung may kulay, may food color na yon. Baka masabi mong hindi na sariwa. Ito sariwa po talaga. Oh. Makikita nyo, yan o. Oh. Sariwa po yan. Oh, bagong huli lang. Bagong huli lang sa palengke. Ha? Okay. Woo! Yan, namamantika na. So, lakasan natin ng apoy. Ayang init. 1,220. 180. Okay, 1,350. 80 degree. Okay, soap muna tayo. Soap para kumulo. Okay. Tapos, kailangan po, bago nyo ito ilagay na itong shrimp, kailangan hugasan nyo ng maigi. Siguro mga tatlong hugas lang, okay? Para tapos linisin nyo pa rin kasi may mga isda dyan na maliliit. Maliliit na isda na hindi naman kailangan. Minsan may dumi, okay? Huwag nyo masyadong hugasan kasi mawawala na yung alat niya. Excuse me po. Hindi po COVID yun, sabi ni Kuya Mike. Kuya Mike and Ricky. So ngayon, kailangan hugasan yung mga tatlong ulit. Tapos, huwag yung pipigaan kasi pag pinigaan nyo, mawawala na yung lasa niya. Kumbaga, salain nyo lang, okay? Kailangan, medyo pa rin siya maalat-alat. Bakit? Para hindi na tayo maglagay ng asin dito. Pero kung gusto nyo medyo maalat-alat, halimbawa, pang gusto nyo sa para sa mangga, manggang ilaw, ngayon, ako. Yun, pwede kayo maglagay ulit ng asin, depende sa gusto nyo po. Okay? Yan, ito lang po ang gagawin nyo. Haluin ang maigi. Kanina, nakalimutan ko yung ilaw, nako. Sabi ko nga, tulog na ako nang gumagawa. Sunod, ngayon, pwede na natin po isunod itong shrimp. Fish. Bahala na. May natalaw ako sa pronunciation eh. Ha? Manalaw kay Kuya Mike Enriquiot. Lagay na po natin. Okay. Yan. Ako. Oh, naamoy niyo po ba dyan? Ako, ang bango. Ang bango-bango. Parang yung asawa mo bagong paligo. Alam niyo, mamamoy ng alamang. Yan. Parang ganyan yung amoy. Asawa niyong ha? 3 days na hindi naligo. Excuse me po. Hindi po ko video na. Pero lang.
Pag bumabag niyan yung asawa ko, oh, nakagutom daw. Sige, pabot niyo yung asukal. Please, kailangan ko pala, palimutan ko. Oh. Bakit pala kailangan natin ng asukal? Okay, nakalimutan ko pala. Isa rin po yan sa sangkap para mabalance yung lasa niya. Kasi sabi ko nga po, di ba ang alamang, kung itong shrimp fish na yan, imaalat talag yan. So, para gusto nyo medyo lumalaban, kumbaga matwist yung sinasabing lasa, kailangan nyo maglagay ng konting asukal. Okay? So, ngayon, ang hintayin na lang po natin, magmantika to. Pag nagmantika na siya at medyo nag-brow na siya, pwede nyo na pong hahunin at i-serve. Okay? So, ngayon nga po, ang gagawin natin, okay, 1 tablespoon lang na sugar lalagay natin. Baka tumamis masyado. 1 and a half lang. Ha? Okay? 1 and a half na sugar. Yan! Napakasarap ng amoy ng yan, Bicol Express. Hindi mo maintindihan ang sarap niya eh. Sabi nga, mabaho siya, pero masarap. Ba't kaya ganun? Yung may amoy, masarap. Kagawin ng durian, diba? Kahit na ganun ang amoy ng durian eh. Diba? Yung kakaiba yung amoy niya. Pero pag kinain nyo, nako ah! Kikiligin kayo sa sarap! Okay? Okay, shoutout pala dyan sa lahat ng mga... Ayan? Si Bogs. Bogs ano yan? 27 ba yun? Pre, yung taga... Ayan, taga Palawan. Yung vlogger dyan. Boss, shoutout sa iyo. Sana dumami pa yung subscribers mo. Huwag mong isipin yung mga bashers mo. Natural lang yan. Pag binabas ka, ibig sabihin, napapansin yung post mo o yung video mo. Pag walang nagbas sa iyo, puro lang mga positive feedback, hindi rin maganda. Kailangan balance, di ba? Kailangan balance lang. Ako, marami nagbabas din sa akin. Yung mga bashers ko dyan eh. Mga fans ko rin yan. Kunwari pa sila eh. Okay? Nagkasalamat din po pala kasi congratulations po sa atin lahat kasi umabot na tayo ng 1,100 plus subscribers. Okay? Ilang buwan na ba tayo? Oh, for 2 months. Okay? Malayo pa. Malayo pang kakainin. Hindi pa tayo pwede mag-monetize eh. Kasi yung nakita ko, nasa 800 pa lang yung horse. Kailangan natin ng 4,000, okay? Sabi ko nga, kung makikita naman tayo dito, pagdating ng araw, okay? Itutulong natin yan. Okay po? Mga kapuspalad na tulad ko. So, of course, kailangan tulungan ko muna yung sarili ko bago tumulong sa iba. Kasi, masobra na naman ako ng bait. Baka kunin ako ni Lord. Okay? Agad, merap na masyadong mabait. Kanina nga, nabula na naman ako. Ay nako, bumigay na naman kagad ako sa konting drama. Ay, hindi ko nababanggatin yon, kung sino man yon. Sana ayusin nyo na lang buhay niya. Pero nung mga panahon, pinagpayuhan ko lang yung batang yon, kung ano-ano nang pinagsasabi sa akin. Oh, hi sa'yo, panoorin mo tong video ko, ha? Kayo na may anak ka na, ayusin mo yung sarili mo. Kung iba-ibang yan mo, hindi ka napapansinin. At maglalagay tayo ng, of course, ditong inintay natin. Dahil wala tayong sili na labuyo, na bagong pitas, so pwede na to, okay? Mga 1 tablespoon lang. Oh, tama na. Baka masobraan. Ako, baka din na makain. Nangangamoy na! Ako. Gusto ko sana ipatikim sa anak ko rin eh. Kasi huwag na. Kami na lang mag-asawa. Gagano. Okay? Yan. Yun din ang maganda sa kunyan, chili powder. Kasi nagiging magkakaroon ng kulay yung kunyan nyo niluluto. Oh. Kung titingnan nyo. Ba? May kulay na siya. Oh. Medyo namumula siya, oh. Makikita nyo, yan, oh. Lapit ko ng konti, ah. Kikita nyo po ba? Wala pa kasi akong pornografer.
Okay, kaya solo flight lang tayo. Buti nga po, nakabili ako ng stand na ng para sa cellphone, saka ilaw, para medyo maliwanag. Ano ko? Ang bango! Sarap nito. Sarap nito sa kanin. Yan. Okay. So, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo yung timpla ko para sa manok na gagawin natin. Para sa lechon manok na flavor Bicol Express. Okay? Kakaiba na naman ano. So, ngayon, kayong bahala kung gayaan nyo itong recipe ko na, yung recipe ko ito. Kasi yung mga lechon ko talaga kakaiba. Okay? Kakaiba. Pok. Haluin natin at medyo dumidikit. Yan. Oh. Kailangan continuous lang yung paghalo pag ganito. Lalo kung medyo malakas ang apoy, hinaan natin. Okay, kandarib lang. Tapos na yan. Para di ka agad matutong. Sarap nito mga kabuknok. Pang-ulam talaga. Kasi may lechon manok ka na, may Bicol Express ka pa. Lalo kung nasa, kumbaga, nasawa yan kayo, nasa beach kayo, kasama mo yung juwa mo, ito yung kainan mo, kakainin mo. Nako, baka makalimutan mo na siyang tikman eh. Baka ito na lang talang titikman mo eh. Kasi pares din naman ang lasa. Pares pala ang lasa na. Zero lang po. Yan! Nako! Okay. Tingin ko, luto na po to. Oh, makikita nyo, brown na. Kunting kuya na ko. Kunting kuya na lang to. Halo-halo. Luto na. So ngayon, hindi ko na sa inyo papakita. Kasi maubos yung oras natin eh. Baka magreklamo na naman kayo eh. Napakahaba ng video ko. Ngayon, titikman natin. Yan. Hinaan muna natin yung... Yan. 180 degree mo natin. Ano ba yun? Yan, iti mo na. Okay? Hmm. Tama-tama. Yung sabi ko sa inyo po kanina. Pag ginugasan nyo yung shrimp o kaya yung natawag yan, yung hipon na maliliit, kailangan huwag yung masyadong uga, huwag yung pipigain kasi nandun yung lasa niya. Kapag pinigain nyo na yan, kumbaga, ikuin nyo lang sa posit, kumbaga sa posit, iba iwas. Baga sa posit, iba iwas. Lang doon, mga tatlong hugas. Ngayon, tamang-tama na po yan. Okay? Basta huwag nyo lang pipigain kasi nandun yung lasa niyan eh. Nandun yung nagpapalasa dun sa baga sa kunyan, bagoong na ititimpla nyo dito sa Bicol Express. Okay? Maraming salamat po ulit. Abangan nyo yung pagluto ko ng Bicol Express lechon manok. Okay? Maraming salamat. May help ko kayo. Big knock. God bless po. Good night. Happy weekend sa inyong lahat. Tomorrow, abangan nyo po yung lechon Bicol Express lechon manok flavor ni Big Knock. Okay? God bless po. Maraming salamat po. Woo! Woo! Ang sarap! 'Yan. Okay, ito muna muli ang inyong lingkod si ito muna muli ang inyong lingkod si